Ayun, mag-review tayo. Uy, magsisimula na ako. Uy, ngay. Ito namin paglalaya, inabot ng pagkabagabag. Naway mapanagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit alam ba ng tanda, di alin tama sapagkat naroon ka. Di umlos ang ihati at kaliliman. The Beat Watcher. Ito ang maglalahat at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon.
Yes. Yan. Magandang hapon po, mga kaibigan. Naku, biglang napaka-sobra ang delay yata ng ating coverage o ating tawag to. Mm-hmm. Ang ating dyan sa Facebook natin, o ating Wi-Fi. Wi-Fi ba ito? Ano ba ito? Ayan, magandang hapon po, o magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi sa ating mga kababayan na tayo po ngayon ay napapakinggan sa buong mundo. Ang inyong panlingkod po, si Bitwatcher, dito pa rin po sa Streamcast Communicators. Bago yan, meron po tayong mga balita. Narito po ang ulo ng mga balita. 2,067 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. School year sa basic education pinalawig. DND chief magpapabakuna na. Kasong rebellion laban sa kay dating Senador Trillanes, ibinasura ng Court of Appeal. Pag-angkin sa isla ng pag-aari ng Japan, pinalagan. Yan, mga kaibigan. Pero bago yan, mayroon po tayong mga, sabi na natin mga public service tayo. Dahil kahapon nga, dapat ay mabati natin ito ng kanyang debut. Si Jewel Andre, ito pamangkin ni Beth Centillas Baligod. Ayan, kasama Beth, ito na po ang inyong kahilingan kahapon. Kaya lang na nakaligtaan natin doon sa ating mga listahan. Ganun din kay Tess Hernandez. Tess, yan, happy birthday. Pero ngayon bang Marso siyang ang birthday ng ating mga nagpapabati dyan. Pero itong si kahap, nung isang araw pa ito, si debut ni Jewel Andre, pamangkin ito ni Beth Centillas. Pero ayun, mga kaibigan, yun po ang ating mga ating mga ulo ng ating balita. Susunod na po ang detalye ng ating mga balita. Nasa 2,067 o 2,067 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito ang naitala ng Department of Health kung saan umakyat na rin sa 580,442 ang kabuuang kaso ng coronavirus ngayon sa bansa. Nakapagtala rin ng panibagong 144 sa mga naka-recover, kung kaya umakyat din ito sa 534,463 itong mga gumaling, habang ang nakakalungkot, mga minamahal kong kababayan, may naidagdag na 47 sa mga nasawi para umakyat na rin ito sa kabuuang bilang na 12,369 ang mga namatay, at mayroon ding 33,610 na active cases ngayon sa ating bansa. Samantala, inamin ng Department of Health na nadagdagan ang bilang ng mga tinamaan na nakakahawang B117 o UK variant ng SARS-CoV-2 virus sa Pilipinas. May 30 na nadagdag sa listahan ng UK variant cases matapos na ikawalong batch ng whole genome sequencing ng UP Philippine Genome Center. Sa parehong batch, natukoy din ang 6 na una ng kaso sa South African variant. Nakakatakot dito, mga kaibigan. Kabilang sa 30 bagong kaso ng B117, ang 20 returning overseas Filipinos. Dumating sila sa Pilipinas sa pagitan ng January 20 at February 16 mula sa mga bansa sa Middle East, Singapore at Amerika. Ayon sa Department of Health,
13 sa mga ito ang asymptomatic active cases, habang 7 ay gumaling na sa pawang mula sa Cordillera o Cordillera region, at 3 iba pa ang bagong kaso ng B117. Isa ang kasalukuyang aktibo na nagpapagaling na sa ospital, habang isa naman ay nakarecover na at mayroon ding isang nasawi. Samantala, nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa 100% natanggalin ang RT-PCR test sa result sa mga biyahero. Ang paglilinaw ng PNP kasunod na rin ng desisyon ng Inter-Agency Task Force na wala ng travel authority at swab test sa mga gustong bumiyahe sa mga lalawigan. Ayon kay Lieutenant General Cesar Hawthorne Binap, Commander ng Joint Task Force COVID Shield, maaari pa rin magpatupad ng patakaran ang mga LGU sa mga biyahero at hingan sila ng swab test, lalo na sa mga nakatutumo sa mga tourist destination area. Sinabi pa ni Binag, nasa kapangyarihan ito ng LGU, lalo na sa mga manggagaling sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19, kagaya ng Metro Manila. Dugtong pa nito. Kailangan umano, kahit na nagluwagan na, tagluwag na ang IATF ng pagbibiyahe, ay kailangan pa rin sumunod ang lahat sa mga health protocols. Kasama na rito ang pagsusot ng face mask at social distancing. Ilan pa rin mga LGU ang nagdesisyon na dapat ay may negative result sa swab test ang magtutungong bibisita sa kanilang lugar. Samantala, kasalukuyan namin inimbestigahan ang koneksyon ng 3 kaso na una nang iniulat na B117 variant sa bansa. Sa ngayon, inaalam pa ng Health Department ang pagkakakilala ng 7 iba pang bagong kaso ng UK variant, at paliwanag ng ahensya na sa 87 lang ang kabuuang bilang ng B117 cases, dahil 5 ang tinanggal sa 62 na original na kaso. Kapag sinumite ng sequencing data ng 62 original na kaso ng B117, ay sinasabing na-classify na at ilan sa kaso na kabilang ang iba pang variant. Bukod sa UK variant, nadagdagan din daw ng 2 ang bilang ng kaso ng SARS-CoV-2 mutations mula sa mga COVID-19 cases ng Region 7. Matala, mayroon na rin kaso ng sinasabing mas nakakahawang B1351 o South African variant ng SARS-CoV-2 virus na nasa Pilipinas na. Ito ang kinumpirma ng Department of Health patapos lumabas ang resulta ng 8 batch ng samples na sumailalim sa whole genome sequencing. Ayon sa ehensya, 6 ang naitalang kaso ng South African variant na sinasabi rin may epekto sa efficacy ng mga bakuna. At dahil yata, ingat-ingat to. Mula sa 6 na unang kaso, 3 ang local cases na pawang residente ng Pasay City na nakuhaan ng sample sa pagitan ng mga petsang Enero 27 at Pebrero at 13. Gumaling na ang 40 years old na lalaki, pero active cases pa ang 61 taong gulang na babae at 39 years old na lalaki, habang pawang returning overseas Filipino naman mula sa United Arab Emirates at Qatar ang 2 iba pang kaso ng South African variant. Sa iba pang balita, binaliwala at pinuna ng bansang Japan ang paghahabol ng China sa pinag-aagawang isla sa East China Sea, sa pagsasabing ang paghahabol ay labag sa international law. Gagi naman yan, China na yan. Ayon kay Defense Minister ng Japan na si Kishi Nobuo, ang aktibidad ng mga barko ng Chinese government
ay base sa pag-angkin, nagpapakita ng paglabag sa international law. Ang Japan Control Shinkaku Island ay likas na pag-aari batas sa kasaysayan at international law. Inaangkin ng China na pag-aari nila ang isla na pinangalanan Yawu Island at hindi umano katanggap-tanggap aktibidad ng mga barko ng China. Una nang sinabi ng Defense Ministers ng China na ang Diyawu ay island at mga kalapit na isla ay likas na teritoryo ng China. Samantala, tiniyak ng Malacanang ng healthcare system sa bansa ay kayang harapin ang pagsirit ng kaso ng COVID-19 kasama na ang South African variant. Itong sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos na iulat ng mga health authorities na may 6 na kaso ng South African COVID-19 variant na nakapasok sa bansa. Hindi naman ay itinatanggi na habang nandyan ang COVID, mas maraming mahawa. At ang importante, nasa ay mabigyan ng medical attention at tulong yung mga nangangailangan. Alauna 17 na po ng hapon ang ating oras. Binigyan din ni Rod Jean Zulante, Head ng Adult Infectious Diseases at Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital ang kailangan may patupad ang mga protocol ng magkautuhanan. Bakit? Biro-biro na ba? Ayon sa opisyal, kanilang ipagpapatuloy ang minimum health protocol at may fit na ipatupad, lalo na ngayong mas malaki ang posibilidad ang pagkakahawaan ng South African variant. Binanggit ni Solante na ang kahalagahan ng contact tracing sa mga na-expose sa bagong COVID-19 variant. Samantala, pinalawi pa ng Department of Education ang school year para sa basic education level hanggang Hulyo at Gis. Sinabi ni Education Secretary Leonor Biones na natukoy ng kagawaran ang mga learning gaps sa mga estudyante matapos ang patuloy nilang pag-monitor sa implementasyon ng distance learning. Maliban dito, bibigyan din ng karagdagan instructional time ang mga guro para sa iba't ibang learning delivery modalities. Sa pinalabas na memo, iniurong ng Department of Education ang third grading period sa Mayo 15 mula sa Marso 22, habang ang fourth quarter ay sa Hulyo at Isnaman mula sa Mayo 17 na nagtapos ang second quarter noong Pebrero 27. Samantala, ang pagtatapos na school year ng Hulyo 11 mula Marso 1 hanggang 12, magsasagawa ang mga paaralan ng intervention at remediation activities para sa mga mag-aaral. Sa Marso 15 hanggang 19 naman, dadalo ang isang professional development program na inorganisa ng mga eskwelahan o iba pang mga kaukulang unit ng Department of Education itong mga guro. Sa klaw ng bagong polisiya, ang lahat ng mga pampublikong elementarya at sekundaryo paaralan sa buong bansa. Samantala, ang mga pribadong eskwela naman, technical at vocational institution at higher education institutions na nag-aalok ng basic education ay inihikayat lamang na ipatupad ang guidelines ng ahensya. Sa iba pang balita, tiniyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na agad siya magpapabakuna kung mayroon ng vaccine na available para sa mga edad 6 na po pataas. Ayon sa kalihim, sinabi niya na ang Sinovac vaccine na mula sa China ay maaari lamang iturok sa mga may edad 18 hanggang 18 hanggang 59 years old. Gustuin man niya o mano niya, magpakabakuna,
ay hindi to pwede sa kanya habang personal niyang pinangunahan kasama sa EFP Chief of Staff General Cyril Lito Subiana ang ceremonial vaccination sa mga sundalo sa Kampo Aguinaldo kahapon. Niliwan daw dito na walang sundalo nagreklamo laban sa Sinovac vaccine habang tatlong opisyal ng EFP ang unang tinurukan sa Kampo Aguinaldo General Hospital. Ito ay sina Lieutenant Colonel Jacqueline Pluma, Major Francis Andrade at Major Richard Delgado. Asan yung mga general? Sa tula yan. Ano ang nasabi ko? Inikaya ni Chief of Staff General Cyril Lito Subiana ang mga sundalo na huwag matakot sa bakuna at kailangan silang magpaturok para mas mapangalagaan ang taong bayan at epektibong magampanan ang kanilang trabaho. Ayon naman kay EFP spokesperson Major General Edgard Arevalo, target nila na makapagbakuna ng 30 medical health workers sa Kampo Aguinaldo. Habang tigtatatlo rin ang target sa bayanang bakunahan sa ibang mga kampo sa Manila Naval Hospital, Army General Hospital at Philippine Air Force General Hospital. Sa iba pang balita, tuluyan nang ibinasura ng Court of Appeals ang rebellion case ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito'y matapos buhayin ang kaso sa Makati Regional Trial Court nang bawiin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang amnesty nito noong 2018. Sa desisyon ng Court of Appeals 6th Division, binaliktad dito ang order ng Makati Regional Trial Court Branch 150 Judge Elmo Alameda na itinuturing na grave abuse of discretion. Ito, bakit? Sip-sip ba ito kay Duterte? Ito ay lalo na si Andrade rin ang hukob na nagbasura sa rebellion case ni Trillanes noong 2011. Matapos ang certificate of amnesty na pinagkaloob ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagugat ang kaso ni Trillanes na okupahin nito ang Oakwood Hotel sa Makati City noong 2003 at ang Manila Peninsula Hotel noong 2007 noong siya ay isa pang Navy officer kasama ang Magdalo Soldiers. Ito ay bilang bahagi ng kanilang protesta labang sa administrasyon noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 7 taon na kulong noong si Trillanes at noong 2011 ay binigyan siya ng amnestiya ni Pangulong Aquino. Una na rin ibinasura ng Makati Regional Trial Court 148 Judge Andres Soriano ang motion ng Department of Justice para buhayin ang iwalay na kodita laban kay Trillanes. Mantala ni nilinaw ng Department of Health na gobyerno na ang may responsibilidad sakaling magkaroon ng seryosong side effect sa mga Pilipino ang 600,000 doses ng Sinovac vaccine na donasyon ng China. Ito ang paglilinaw ng Health Undersecretary Rosario Bergeri na bagamat ang nasabing vaccine ay under development at tayo ay tumanggap ng bakuna sa ilalim ng Emergency Use Authorization, ang gobyerno na nga ang may pananagutan para sa mga adverse event na mangyayari. Kamakailan naman nang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11525 o yung COVID-19 Vaccination Program Act na may provision maglalaan ng 500 million na National Indemnity Fund. Kukunin ito sa contingent fund na 4.5 trillion national budget. Ibinulgan ni Vaccine Sar Secretary Carlito Galvez na tinanggihan umano ng mga Western manufacturers ang alok ng Pilipinas na magbayad ng mas malaki para sa maagang pag-deliver ng mga bakuna laban sa COVID-19. Bakit kaya tinanggihan? Malaki ang bayad.
Hindi man pinangalanan ni Galvez, kasalukuyan nakikipag-usap ang Pilipinas sa pitong mga vaccine developers gaya ng American Pharmaceutical Companies na Pfizer at Moderna, maging sa British firm na AstraZeneca. Inabin din ni Galvez na nahihirapan silang maka-access sa mga bakunang gawa ng nasabing mga kumpanya dahil sa mahigpit na supply sa buong mundo. Umaasa naman ang bansa sa kabuuan 5.1 million doses ng bakuna ngayong buwan, kung saan 3.5 million dito ay manggagaling sa COVAX facility, habang ang 1.6 million naman ang Sinovac. Ayon kay Vaccine Secretary Carlito Galvez, nakapag-secure na ang mga mayayamang bansa ng supply mula sa mga kilalang kumpanya gumagawa ng bakuna. Muna rito, nagbigay na ang China ng 600,000 doses ng coronavirus vaccine ng ang Sinovac, at kasalukuyan din nakikipag-usap ang bansa para sa delivery ng 1 million pang Sinovac siya ngayong buwan. Sa iba pang balita, pinasisilip ni House Defense Committee Senior Vice Chairman Rufy Biason ang operational manual ng PNP at PDEA upang mapag-aralan at repasuin kung kinakailangan. Kasunod ito ng sinasabing mis-encounter ng dalawang grupo sa Quezon City noong nakaraan Linggo, kung saan 5 katao ang nasawi. Ayon kay Biason, bagamat mahalagang mapanagot ang mga lumabag sa protocol na nagresulta ng mis-encounter, mainam na magkaroon din ng malalimang review sa operational manual ng PNP at PDEA. Ito upang gayon ay malaman kung ito mismo ay kailangan pa rin ayusin. Sa bilang dako, naniniwala ang kongresista na kung nasunod lamang ang mandatory na paggamit ng body cameras ng PNP at PDEA o kanitong mga tauhan, ay natukoy sana kaagad ang totoong nangyari sa mis-encounter noong nakaraang Linggo. Kasabay nito, muling nanawagan siya Gason sa mga kapwa niya mambabatas na aprubahan na ang inihain niyang House Bill No. 32 o ang Body Camera Act na siyang mamag-oobliga sa mga law enforcement personnel na magsuot ng body cameras sa tuwing magsasagawa ng special police operation. Sa huling balita, tuloy-uli ang anti-drug operation ng PNP matapos ang madugong mis-encounter sa pagitan ng mga tauhan ng PNP at PDEA na inasawi ng 5 katao. Ayon kay PNP Chief General De Boncinas, may pit ang kanyang direktiba sa mga regional police commanders na tiyaking may koordinasyon ang kanilang drug operation sa PDEA. Ibinigit din ni Sinas sa mga ground commanders na ayaw na nitong maulit ang nangyari dahil pinagbili ng Pangulo na hindi dapat maapektuhan ang anti-drug campaign ng pamahalaan. Iniyak pa ni Sinas ang full cooperation ng PNP sa investigasyon ng NBI hinggil sa madugong insidente. Samantala, kinumpirma ni NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao Junior na ang insidente sa Commonwealth ay hindi ang unang beses na hindi lang pala ito, no, na nagka-encuentro ang dalawang law enforcement units tulad na lamang ng nangyari na sa area ng Manila Police District at Region 4A o Calabarzon. Pero hindi ito nagresulta sa barilan dahil agad nagkaamuyan ang dalawang grupo. Yan, alauna medyo na po ang hapon, ang ating oras. Yan po ang mga kalipulan ng mga balita na nakalap ng The Beat Watcher dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Yan. Ngayon, punta tayo sa pag-usapan natin. Ito na, mga kaibigan. Teka, medyo na nabubulunan tayo. Nakakatuyunan lalamunan. Yan. Ngayon, ito pag-uusapan natin, mga kaibigan. Ah.
Yan, may topic tayo. Mahalaga ito mga kaibigan dahil alam naman natin nowadays hindi na ma parang kung noong panahon na yun medyo nabati nabatikan ba yun nabahiran ng dumi ang imahe ng PNP. Kaya nga po sa mga nagdaang mga panahon ay gumagawa ng paraan ang PNP ng mga paglilinis sa kanilang hanay, mga programang pinatutupad, itong patrol na yan ng mga programa nila. Ayan. Pero parang hindi na po. Kasi nung una, hindi nila nabigyan ng pansin yun. Totoo yan mga kaibigan. Then nag-concentrate sila sa war on drug. Dahil sa war on drug ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung saan nangyayari, patayan dito, patayan doon. Mga inosenteng tao, nadadamay, napapatay. Kaya, sa mga nangyari na ngayon, sabi ko nga, mula nang umupo si Pangulong Rodrigo Duterte sa kapangyarihan, tila hindi na maaasahan ang mga pulis. O parang hindi na nila nagagampanan ang kilang tangga tungkulin o mandato na maging protector ng mamamayan. Sila na ngayon ang itinuturo ng sabihin na natin pang-aabuso, lahat na kasama na ng mga pagpatay, di ba? O may nangyaring patayan, pulis na naman ang itinuturo. Talagang na nakitaan na natin. Pasensya po sa aking mga kaibigan, mga kilalang pulis. Ha? Actually, may mga talaga na mga general ngayon yan. Eh. Yung iba, mga kasama ko pa dati sa Marikina, matataas na ang rango. Mula sa pagiging ordinaryong pulis, PO3 yata, PO2 siya noon. Ngayon, kernel na yan. Ibang mga ganong pagkakataon, mga kaibigan, hindi ko naman kasi nila lahat. Totoo yan, hindi lahat ng mga pulis ay abusado. Totoo po yan. Kahit nga sa, kahit saan, kahit sa pamilya nyo, mayroon tinatawag na black sheep. Diba? Pero hindi naman na, hindi kagaya ng nga Pangulo. Hindi niya pwede basta ganun-ganun ni nalab o sipain, pagalitan ng pulis, kasi parang anak niya na yon. Siya ang tatay kasi. Ganun din sa pamilya, mayroon mga black sheep, eh siyempre, anak mo yan eh, di ba? Kumbaga sa ano, pinagkakatiwalaan mo yan, ganyan talagang sitwasyon natin ngayon. At napasin din mga kaibigan, ng siguro, marami ako nakakausap na ilang sektor dito, na pinagsisilbihan ngayon ng PNP ang Pangulo na, hindi ang taong bayan. Kung napapansin ninyo mga kaibigan, wala na. Nasa ang attention nila, ang kanilang pag-servisyo nasa Pangulong Duterte niya. Ayaw ko namang sana isipin doon sa sinabi ng Pangulo na ang sundalo at pulis, pinapakain ko yan ng pera. Nakakalungkot, pera. Masabihin mong, sabihin na lang na wala nang attention nila sa taong bayan. O nga, ang Pangulo ay Commander-in-Chief. Sabihin, talaga naman, yun naman talaga sa batas natin. Siya, oo, ang Pangulo, o sino mang Pangulo upo dyan, ang Commander-in-Chief. Na siya ngayon ang susundin. Siya ang pinakakumpara, siya ang boss ng mga sundalo, boss ng mga pulis. Pero ang nakakapagtaka naman dyan, mga kaibigan, ang pagkakaintindi ko ay pati sa isinama yung pulis. Ang pulis kasi sa kay law enforcement yan eh. Pero ang pulis kasi ay civilian in character eh. Hindi naman na military yan. Actually, kagaya nga, inalis na sila sa pagiging PC o Philippine Constabulary kasi nagkaroon kasi para nagdo-duplicate ang trabaho ng PC, ng Philippine Constabulary at pulis. Na pareho. Nandito sila sa anong tawag dito sa ganito? Sa halimbawa, sa bayan tayo, walang gera, walang anumang kaguluhan kundi na sa tahimik na lugar. Tayo ang nagme-maintain, sila nagme-maintain eh
ng peace and order. Pari yung trabaho kaya ang ginawa, pinag-isa na lang sila. Diba noon nagkaroon ng PCINP? Integrated National Police. Kasi noon, ang alam mo na, natatandaan ko pa, nung high school ako, may nangyayaring, sabihin natin, hinahabol ng pulis sa Pasay. Tumawid ng Maynila. Yung mga hinahabol, hindi na sumunod ng pulis. Kasi ibang teritoryo na daw yun, sabi ng pulis. Sabi namin, kasi nagkakaroon kami noon na parang may mga tripping kami noon, nag-trip kami sa, bakit hindi nyo po hinahabol? Eh wala no, Manila na po yun, bahala na Manila. Kaya nagkaroon ngayon tuloy ng pagkakataon na gawing integrated. Na Maynila ka man, o saan ka man probinsya, basta Pilipinas, Integrated National Police. Kasama pa rin ang INP, ang PC. PCINP pa rin. Kaya nga, siguro na pag-isip ng ating mga mambabatas na iwalayin na ang PC ay isama na dito, pagsamahin na lang para gawin na lang sila PNP, Philippine National Police. Ayan, kasama na lang. Inalis na ang PC, ang Philippine Constabulary, sa umbrella ng AFP. Kaya dati kasi, apat ang command ng AFP. Army, Navy, Air Force, at PC. Ngayon, tatlo na lang. Kasi inalis na yung PC. Mga kaibigan, tandaan nyo po yun ha. Baka yung iba hindi pa nakakalam. Lalo yung mga bago pa lang mga sibol ngayon ha. Baka hindi nyo po alam yun. O sabi na natin, tila nawawala na nga ang kanilang motto na to serve and protect. To serve and protect. Abay, puprotektan mo. Sino? Kanino? Kasi ang protection nila sinasabi, sa taong bayan yun eh. Napakaliwanag ng kanilang motto. To serve and protect. Magsilbi tayo at protector tayo. Puprotektahan natin sila. Eh sino na yung pinuprotektahan nyo? Kundi ang Pangulo na lang. Kung sinabi ng Pangulo, wala kayong magawa. Sunod kayo ng sunod. The mere fact na alam ko yan. Dahil hindi naman natin sinisiya, hindi naman natin na pwede sabihin na lahat ng pulis ay baw lang ng baw sa pinag-uutos ng Pangulo. Pero ngayon po ay medyo mayroon na po yata mga pulis na may mga pulis na pulis o sundalo na parang teka. Kaya lang, hindi nila pwedeng magawa na magreklamo. Dahil yun ang kanyang simbahan eh. Kailangan sumunod ka. Diba? Kaya hindi ka pwede. Kaya ayoko, hindi ganyan-ganyan. O, tamo ngayon na magpapabakuna. Ano sabi ng AFP? O, ayaw magpabakuna, mayroon kayong kakaraping kaso. Diba na yung iba nakakalungkot yan? Eh, ayoko eh. Diba? Pero wala kang magagawa. Nasa organisasyon ka eh. Na kailangan sundin mo ang organisasyon. Pero, ganun pa man, mayroon pa rin naman mga dedicated, intelligent, o honest, at masisipag na pulis. Pero, hindi po nawawala ang mga korap. Mas marami pa nga yata yung mga korap. Na ang kanilang criminal activities ay kahit nakakasira ng imahe ng PNP. Hindi lang yan. Kadalasan nga, ang mga mararahas at violenting dito na pag-uugali ng isang pulis ay nakapag-guho o naging dahilan upang gumuho ang tiwala ng taong bayan na dapat sila ay irespeto. Di po ba, kung matatanda natin, ano, itong ating mga, sabihin na natin, mga nakaranas na ng mga 70s, mga dekada 70s, 80s, mga ganun. Nung panahon pa na yung bago ang martial law, natatandaan ako, elementary ako noon eh. Pag may pulis, ang pakiramdam mo, ano ka, tawag doon, safe na safe ka. Lalo ba't pag nakita mo uniforme ng pulis na kaki na pag ginubad mo, pwede tumayo. Maka-almirol yun. Kikita mo yung hati dito sa may paa.
nakupating-ating na pwede yata makasugat yun. Napakaganda ang pulis nung pag yung kaki nila. E ngayon eh, may pulis, nakabuka yung uniforme dito, nagaganon. Anong klaseng pulis yan? Paano ko pa igagalang yun? Plus, yung mga ginagawa nyo pa na hindi nakatanggap-tanggap sa taong bayan. Kasi nga, sabihin na natin, okay, meron kayong kapangyarihan. Binigyan kayo ng kapangyarihan, binigyan kayo ng baril bilang uniforme, pagtatanggol sa sarili mo. Pero ngayon, hindi na ho ginagamit ka pagtanggol sa sarili. Pagtanggol pa rin sa sarili. Dahil ginagamit ko yun para matakot, takutin o iharas ang civilian. O nga, nakakatisbaya nga lang dito mga kaibigan. Ilan sa mga pulis na dapat magpatupad ng batas ay sila pa yung lumalabag. Diba? Sino mga pulis dito ang umaabuso? Basta ginusto ng pulis, huliin ka, huliin ka. Ganyan mga kaibigan. Walang sagot-sagot, wala kang palipaliwanag. Pag hinuli ka, sorry ka na lang. Itinuri ka lang ng tao eh. Lalo pa ngayon, mayroong batas na yung anti-terror law. Pwede ka hulihin. Kahit napadaan ka lang. Halimbawa, may nangyayari dyan. Let's say yung bypass operation. Hindi ka kasali. Dumaan ka lang. Nagtataong dumaan ka doon sa lugar. Pag sinabi ng pulis, kasama yan. Wala ka na magagawa. Pwede ka ng kasuhan, pwede ka na igulong. Hindi ka pwede magrason eh. Kasi yun ang batas. Ganyan ang ginawa. Hindi ko lang kung sino mga ugok na nagbago ng batas na ganyan. Ang sabi nila, huwag kayong matakot dahil ito para sa mga terorista lamang. Sure ba kayo, terorista lang ang tatamaan ng batas na yan? Aywan ko ito mga senador eh. Hindi ko lang masabi. Hindi ko naman sinasabi na ayaw ko, wag na daw pangalanan. Wag ko na daw banggiting si Tito Soto. Diba? Ano ngayon? Itong mga ibang senador dito. Bakit? Approve kayo kaagad kasi gusto ni Duterte. Diba? Hindi nyo inisip. Wala ba kayong sariling pag-iisip? Sumunod kayo kasi gusto ni Duterte. Yung ba ay kailangan? Ano sa tingin po ninyo? Kailangan po ba yan? Talaga. Ewan ko. Ako, sa akin, hindi kailangan yan. Biro mo, liga, ikukulong ka na walang kaso. Samantala sa saligang batas natin, kailangan makasuhan ka. Baga matapos ang period na dapat ikulong ka lang, ilang oras lang yan. Diba? Ngayon, matagal. Paano kung may sakit ka? Natake ka ng sakit sa kulungan. Wala ka pa namang kaso eh. Pero nakakulong ka na yan dahil dito sa batas na ito. Kaya mga pulis, siguro, ewan ko lang ha. Dahil natatawa ko doon sa pagsunod ng mga pulis na sinabi ni Pangulong Duterte, pwede kayo mang rate ng hanggang tatlo. Pag nagkamali kayo, akong bahala sa inyo, sagot ko kayo. Diba? Tama ba yun sabihin ng isang Pangulo? Sige, gumawa kayo. Pumatay kayo. Sagot ko kayo. Tama ba yun? Anong gusto mo? Anong utak mayroon kayo? Para pa pagsabihan nyo ang inyong mga tauhan. Parang ano yan, anak mo. O sige anak, bubugin mo yan si ganito. Akong bahala sa'yo, sasagot kita. Yung mga ganun, tama ba yun sabihin ng isang ama, mag-isip ano ang dapat gawin? May nagsasabi na nga minsan, excuse me, nasabihan ako ng mga iba-iba sa labas. Kung gusto mo ikaw magpresidente, ako magpresidente, bigay mo sa akin. Sa ano yung hamon, kaya mo ba ibigay sa akin ang presidente, pagiging presidente? O sige nga, ibigay mo sa akin, tatanggapin ko, para ipakita ko sa inyo kung ano ang totoong pagsisilbi sa tao. O, di ba, although may pagkakamali rin ng isang tao, hindi perfecto. Pero kung ipinapakita mo, puro pagkakamali, puro labag sa batas, hindi na siguro, hindi porque sinabi, abogado ka, kaya mo nang gawin yan, kasi lumulusot ka, may hinahanap ka na pwede mong dakuan, pwede mong lusutan. Ganun ba ang isip ng isang abogado? Ang alam ko sa abogado, kung iyon na humaharap ka lang sa mga kaso na ipagtatanggol mo siya,
Oo nga eh. Teka. Pakipatay muna yung ano yung tawag do, yung sounds. Yun na nga eh. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay magbubulag-bulagan. Hindi po ako pinapalamon ni Duterte ng pera. Yun, sabi nga ni Sir Louis del Rosario, alam niyo po, hindi naman po lahat ng pulis si Romy. O totoo yan, sinabi ko kanina kagad, hindi po lahat ng pulis. May matikino nga, sinasabi ko kanina pa. Meron din po matino. O totoo, dahil yun nga sinabi ko rin, sinabi ko na yun. Kaya yung isang pulis na nagbitiw sa pagpapulis, hindi niya masikmura ang pinag-uutos sa kanila, hindi niya masikmura po. Ay, naku po. Kaya actually kasi naluduwang ko yung pulis na yun eh. Na hindi niya kaya. O yun nga. Sabi ni Sir Melito Rodillo Militante, good afternoon sir, watching from Calamba City, province of Laguna. Yan. Thank you very much po. Good afternoon Sir Romy, kay Louie Del Rosario pa rin. Thank you Sir Louie. Ah. Yan nga. Oo. Tama yun. Tama po yun Sir Louie. Yan. Talagang may matitino. Sabi ko nga kanina, di ba, ang tatanggal ko, sinabi ko na mayroon naman talaga. Mayroon mga police na dedicated, intelligent, honest, at masisipag na police. Kaya nga subalit, hindi rin natin maalis na may corrupt, di ba? Kaya nga, ang iba kasi, hindi ko alam anong, bakit sila na napasok sa PNP. Eh, iba nga sinasabi, gusto ko pumasok kasi may baril ako. Authorized ako magdala ng baril. Diba? Mayroon akong kapangyarihan. Yun ang sinasabi nila. Diba? Ang sabi ko nga, nakakadismayan nga mga ilan sa mga pulis na magpapatupad ng batas, ay sila pa itong lumalabag. Ang mga nagpapatupad ng batas na lumabag at napunta sa maling panig o sa maling panig, dapat hindi lamang sisibakin ito sa serbisyo, mga kaibigan. Dapat ikulong din. O tingnan niyo na lamang mga kaibigan, itong talagang pinagpistahan ito sa social media. Itong kaso ni Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca. Nakita pa mismo ha, kitang-kita sa video kung ano ang ginawa nitong pagpatay sa isang babae sa kanyang anak sa Paniquitarlac. Iyon ba ay makikita mong iyon ba ang pinag-uutos ng pamahalaan sa isang pulis? Hindi lang yan. Mayroon pa ito kaso, di ba? Mayroon pa ito mga nakaraang kaso. Naku, ito po mga kaya. Sangkot din ito. Dalawang kaso ng pagpatay. Ako yun, nasangkot ito sa isang barilan sa sinasabing bypass operation noong, hindi ako nagkakamali, 2016. At yung isa sa 2018 naman. Kung saan, tatlo dito sa mga suspect ang napatay. Subalit, maswerte. Maswerte dahil napawalang salas. Sa nasabing kaso, double murder, mga kaibigan. Ang itong ni Nuesca, dahil lamang sa galit. Galit na galit niya doon sa ina. Di ba? Ganon nangyayari. Ikinadismaya ito ng mamamayan. Hindi natin pwedeng itanggi yan, mga kaibigan, na ang taong bayan ay nag-umalma dito sa nangyari. Walang ginawa. Okay, anak, kinulong nga. Tama lang yun. Kaya General Sinas ay tanggalin sa serbisyo. Kasi kung nasa serbisyo pa yan, malamang mas malakas pa ang kanyang influensya yan. Siguro ka, dahil na doon na sa influensya na, kaya siya ay napawalan sala doon sa mga nakaraang kaso niya. Hindi lang yan. Hindi lang sa pagpatay. Alam mo ba kung ano pang pambabastos niya sa kanyang organisasyon? Tumakas yan. Nakarecord po yan, nakarecord. Nasa PNP na tumakas siya dahil sa nagsasagawa ng random drug test. Eh, para pag drug test siya, baka makitang ano eh, makitang, positive ka. Kaya ilan ngayon ang mga positive na mga nalaman natin na ngayon, may balita, ilang mga pulis ang nagpositibo sa droga. Siguro, ganyan ginawa, tumakas siya. Kaya nga itong mga, sa ginagawa ng ganitong mga klase ng pulis, nakakawalang respeto sa mga mamamayan. Ang sabi nga nila, hindi ka karapat dapat na magsuot ng uniforme ng pulis.
Hindi, hindi. Maraming mga pulis ngayon na ang feeling, eh, makilala ko dyan. Mula, ito, bandang Rizal, Eastern. Kasi ito yung aking baluarte. Kaya nga, may mga pulis dyan na ang feeling nila, sila ay hari. Sila ang batas. Dahil mayroon silang kaunting batas na binibigay ng gobyerno sa kanila. Yung kaunting batas na yun, na kaunting sabihin na natin, authority, ay pinalawak nila. Lahat ng gusto nilang gawin, magagawa nila dahil sila ay pulis. Tama ba sabihin ng bata? Eh, may dad, si policeman. Ganun niya, bakit? Parang pinagmamalo. O, pulis ako, pulis ako. Samantala yung mga pulis, kaya ako. May pinsan akong pulis, pinsan buo ko. Pulis siya, pero hindi siya nag-abusado ng ganyan hanggang sa nakamatayan na lang niya yung pagiging pulis niya. Nag-retire na siya, hanggang sa nagkasakit na siya. Wala siyang naging kaaway. Actually, nung namatay yun, ang dami na kiramay. Then, nakakatulong siya, hindi siya nang-aabuso sa kanyang kapwa. Ito ka, sabi nga to, napakahaba mga kaibigan itong listahan ng mga nangyayaring police brutality. Mahaba. Simula sa sabihin natin, talagang hindi natin pwede itanggi. Kahit sino, kahit saan ka, taga saan ka, taga Quezon City ka, taga Marikina ka, taga Rizal ka, mayroon talagang mga pulis na abusado. At iba naman, pag halimbawa, napatay sila ng mga kalaban, siyempre sabi na, ay pulis yan, nakano yan, magaling yan, ganyan, ganyan. Hindi nyo alam, ano ba ang trabaho ng pulis niya? Bakit siya pinatay? Dapat kung ang nakita natin, mag-imbestiga rin tayo, mag-aralan din natin bakit siya pinatay. Kung siya pinatay dahil gumagawa siya ng kanyang trabaho, saluduan natin. Pero kapag siya pinatay, dahil kasama siya sa drugs, o nag-gumagawa siya ng katiwalian, ba't ka sasaluduan niya? Kung ba't tinusi ang pulis, hindi mangyayari sa kanya. Kasi ang tao, pag sabihin na natin, pinuno mo ng galit ang tao, hindi maaari na hindi subiklab yan. Kung lagi ginagawa ng isang pulis ang mga abuso sa kapwa, talagang sisiklab ang galit ng tao. Hindi mo mapipigilan yan eh. Ito marahin mga ang nakakabahalang huwaran. Diba? Mula pa kasi nung nagdaan ng administrasyon, mga nagdaan ng administrasyon, andyan pa rin ang police brutality. Itong mga kaibigan na sinasabi ko, nakakabahalang huwaran. Ano ito? Kahit noong makalipas ng mga dekada, no, sabi natin, civilian rule, parang nasanay na tayo na tila binabaliwala na lang natin ang mga pang-abuso ng mga police na hindi na natin ikinabibigla. Kumbaga sa ano? Nasanay na tayo, pulis yan kasi kaya ganun yan. Parang ganun na lang. Ikinabahala o ikinagagalit. Pero pag napuno ang damdamin ng tao, ay sure tayo na siguradong gagalit. Parang ganito, nawalan na tayo ng karapatan na magreklamo. Pag tayo ay kinuha na ng pulis o binagbintangan tayo ng pulis, wala na tayong magagawa. Hindi, wala tayong karapatan magreklamo laban sa mga ganitong pang-aabuso. Diba, kapag ginuli ka, whether you like it or not, arestado ka. Hindi pa yung sabihin, boss, wala ko na. Hindi, halika. Ganyan, ganyan. O, diba? To the point, ayan, papasok na dito yung mga farmers na mga pulis. Ang mahilig magtanim. Ay! Magtanim ng mga ebidensya para may rason sila na ikaw ay hulihin. Bagamat alam nila na ikaw ay wala kang nagawang kasalanan, magagawa kang hulihin, kalad ka rin sa presinto kasi may nakita sa iyong ebidensya. At saan galing yan? Galing din sa kanila. O diba? Huling-huli sa kamera. Yung nakaraan lang dito sa Green Hills, yung security guard na nagwala. Gustong tamnan ng nasa likod yung camera, kitang-kita siya, may dinukot.
iaabot doon para isaksak doon sa bulsa ng security guard. Hindi pwede yun, diba? Buti na lang, may mga kamay, mga media doon. Kaya nga, na nakita. Ayun nga, sabi ko, nananahimik na lang kasi tayo at tanggap na kahit ano, kahit na tayo ay nasa Democratic Republic. Pero nagagawang manutok ng baril eh. Dahil sa kanya may armas siya. Alam mo naman ang baril, hindi naman ginawa yan para ikaw ay buhayin eh. Ginawa yung baril para pumatay. Kahit kanino na gustuin nila at itong kanilang ginagawa na tila, ito, at kung mapapansin ninyo, ha, mapapansin nyo, kung umasta isang pulis para bang hari siya, di ba? Sabi mo kanina, paulit-ulit na narinig natin ang laging umaaligaw-ngaw sa atin na sa pamunuan, nasa kampukrami. Sinasabi ang nililinis ang PNP sa kanilang hanay sa mga eskalawag habang ang korupsyon ay nagiging ugat na at bahagi na ng buhay ng mga namamahala sa law and order na nagiging, nauuwi na ito sa nagiging daylan ng talamak na karahasan. Ayan, kung ikaw nga ay may alam na tiwaling pulis na sangkot sa katiwalian tulad ng waiting, illegal logging, drugs, hindi malayo na magkakaroon, magagamit ang kanilang baril at magkakaroon ng patayan. Yan ah. Kailan lamang mga kaibigan na iulat ng PNP na may 46 na pulis ang na sabihin na natin natuklasan sa pamamagitan ng random drug test na nagpositibong gumagamit ng illegal drugs. Eh kaya kasi walang huli yan kasi pulis ako, hindi ako huliin yan. Hindi po pwede yun mga yan nga. Dahil nga ating mga pamahala natin ay talagang pursigido na linisin ang kanilang hanay. Ayan, wala na po tayong oras. Ayan po, sabi ni Melito Rotelio, sa training po kasi ng EFT at PNP, sinasabi, obey first before you complain. Pero, paano kung bigyan ka ng assignment at utusan ka ng matataas na sa'yo na patayin mo ang isa sa kamag-anak mo dahil yan ay isang kriminal, anong pipiliin mo? Natural, makakapag-isip ka na umalis na lang sa servisyo. Yes, ha, totoo po yun. Tulad na lang yung sinasabi na pulis na tumiwalag dahil hindi niya nagustuhan, hindi niya naaminin, hindi niya gusto. Yan. Yun, sinabi ni Sir Louis kanina. Alam niyo po, hindi naman po lahat. Yan. Thank you very much sa inyo, Sir Louis. Maraming salamat si kay Sir George Saminiano, kay Auricita Magani, si kumparing Danny Placides. Thank you very much. Good afternoon. Watching from Calamba, Laguna. Watching from Calamba City. Yan. Good afternoon, Sir Louis. Sa inyo lahat, maraming salamat. Ito na po ang oras na po para tayo ay mag-iwaywalay. Siyempre, meron pa naman bukas. Magkita-kita ko po ulit doon bukas at malitaktakan na na naman ulit tayo bukas para sa panibagong tabi na ito, panibagong episode ng ating programang The Big Watcher dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.